Closing time, oras nang umuwi, kaya eto gumagayak na tayo. Don't wanna take me home. Take me home. Yung bang magko-close ka na yung napapakanta ka pa dahil ikaw lang mag-isa. Yung ikaw nang maglilinis, ikaw nang magliligpit, ikaw nang mag- at ikaw nang mag-uurong, at ako palang mag-uurong. Sige, ako nang lahat. At pagkatapos mo nga dyan iligpit lahat ng mga gamit mo, at napunasan mo na ang mga table, at nailagay mo na lahat ng mga uhugasan mo sa iyong lababo. Siyempre, wala naman ibang maghuhugas yan kundi ikaw lang din. Or ako lang din. Kaya eto, sinimulan ko ng mag-wash in, wash out. Yan lang naman ang uhugasan natin ng ating pinaggamitan. Kaya ikaw pre, kung nag-iisip kang mag-abroad, ay pag-isipan mo ng 10 times kung saan kang mapupuntang company at kung kaya mong gampanan mag-isa pagka solo mo lang. Dahil wala ka na maibang malalapitan kung di ikaw lang mag-isa, kundi ikaw at me lang. Kaya dapat marami kang baon na lakas ng loob at pasensya. Dahil kung di ka magpapasensya rito, eh talo ka. Kaya dapat konting tiis at isipin mo rin kung bakit ka nag-abroad at para saan. At syempre, para sa pamilya na rin. At dahil nasanay na rin akong mag-isa sa kitchen, dahil dun sa pinagtrabahoan ko din sa Pinas, ay dating solo lang din akong nagluluto nun. Sa buffet pa yon, eat all you can. Shoutout nga pala dyan sa ating mga kasama sa kitchen. At eto na nga, at nag-closing na rin ako. At kinlose ko na rin ang kaha at ni-reading. At pinagsasarado ko na rin ang aming limang application. Dahil minsan hindi ko na-close yung application. Sarado na ako ng alas 12 mahigit ay nakareceive pa ako ng order. Eh nakipag-away pa nga ako sa driver nun eh dahil ayaw niyang pumayag na hindi niya makuha yung mga order niya. Pero hindi rin ako pumayag kasi sarado na lahat ng aming application eh. Eh pinipilit niya na may order siya ng mga pagkain. Eh nakipagtalo pa ako nun at ibinigay ko na lang sa amo namin at tinawagan ko. Ayun, siya ang kumausap. Kaya eto at pauwi na tayo mga pre at napainom pa nga ako ng tubig dahil nauhaw ako at dinala ko na rin ang aking baunan na tubig. At ang scooter ko nga na yan ay kinuha ko na rin at lalabas na tayo at pinatay ko na rin ang ilaw sa kitchen. At dito rin sa may dining dahil may customer pa ako kanina kahit close na eh kaya hindi ko sinarado ang aming pinto. Pero ngayon sinarado ko na at pinatay na rin ang ilaw. At syempre, uuwi na tayo at make it sure na nakalak ang pinto natin sa restaurant. At uuwi na nga tayo mga pre at eto sinuot ko na ang aking pangmalakasan na helmet para make it sure na walang huli. At hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Thanks for watching and God bless everyone.